lahat. Panginoon ay purihin, walang niya ay nakilain. Panginoon ay purihin, walang niya ay nakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, agat at bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan, ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa'y nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tao'y tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyay lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Ang magpapautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay
siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo na sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Magsitayo na po ang lahat. Kaisa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumairin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutsain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari na hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Sa tagpo sa Ebanghelyo ngayon, napansin siguro ni Jesus Nazareno na parami ng parami ang mga taong nais sumunod sa Kanya.
nag-uumpisa na siyang sumikat dahil sa kanyang mga himala, gaya ng pagpapagaling sa mga may sakit, pagpapakain sa mga nagugutom, pagpapalayas sa mga inaalihan ng masamang espiritu, at marami pang ibang kababalaghan. Kung kaya nga't marami na siguro mga tao ang nagkaka-interes sa Kanya. Marami ang nabibighani sa Kanya. Marami ang nagkakagustong maranasan din ang Kanyang mga himala. Kaya marami ang sumusunod sa Kanya. Ngunit, napansin ninyo, hindi agad natuwa o nabighani din si Jesus na dumadami na ang sumusunod sa Kanya. Madami na ang gustong lumapit sa Kanya. Diretsuhan magsalita si Jesus. Hindi siya basta lang natutuwa at sabihin, ay, mabuti na lang, dumadami na yung fans ko. Madami na yung mga followers ko. Madami na ang lumalapit sa akin. Hindi siya nasisilaw sa paramihan ng nagkaka-interes sa Kanya. Kaya nga nilinaw niya sa mga tao na nais sumunod sa Kanya, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa Kanyang ama, ina, asawa at anak, kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Malinaw na malinaw kay Jesus, ang gustong sumunod sa akin, uunahin ako sa lahat sa buhay. Hindi ako katulad lang ng isa sa mga mahal mo sa buhay. Ako ang pinakamamahal mo. Ako ang unang-una sa iyo. Kung gusto mong sumunod sa akin, ako ang una. Wala nang ihigit pa sa akin. Ito ay napakagandang tanong na pagninilay sa atin. Gusto ba natin talagang unahin si Jesus? Opo, hindi maitatanggi. Hangad natin ang Kanyang pagpapala. Humihiling tayo ng mga himala. Gusto natin ang kasagutan sa ating mga dasal. Ngunit, ang kapalit ba nito ay ang wagas na pagmamahal natin sa Kanya? Hindi ba siya takbuhan lang sa panahon ng pangangailangan? O umulan man o umaraw, sa kaginawahan man o kahirapan, sa kasalatan man o kaginawahan, siya pa rin ang pinakamamahal natin. Kapag tinawag ba tayo ng Panginoon sa Kanyang mga utos, maisasantabi ba natin lahat-lahat, maging ang ating pamilya? Kung sabihin ni Jesus sa Sareno, doon tayo sa totoo, sa tama. Kung alam ba natin, ang pamilya natin, ang anak mo ngayon, halimbawa, nasa mali, kakampihan mo pa rin ba ang anak mo, ang kaanak mo? Isasakripisyo ba natin ang tama at mabuti? Kasi ayaw natin masira ang pamilya o ang samahan, ang pagkakaibigan. Una ba talaga si Jesus?
Ikalawa, sabi ni Jesus, ang sino mang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin, hindi maaaring maging alagad ko. Ang mahal na pong Jesus sa Sareno, ang agad niyang pinapakita sa atin, pasan niya ang kanyang krus. Handa ba tayong pasanin din ang ating krus? O manglalamian na tayo kapag may krus na tayo sa buhay? Pag ikaw na ang may sakit, ikaw na ang may problema, hindi agad na ibibigay ang hinihiling mo, mananatili pa rin ba tayo sa Kanya? O sa isip natin, sayang lang pala ang pagsisimba ko, sayang lang pala ang pagdedebosyon ko, ang pagsunod kay Jesus Nazareno ay pagsunod din sa sakripisyo. Meron tayong kailangang bitawan, iwanan, baguhin sa pagsunod natin sa Kanya. Maging si Jesus Nazareno, napakalaking pagbabago ang nangyari sa Kanya para sumunod sa Ama. Biruin nyo, Diyos siya, nagpakatao siya. Nasa langit na siya, bumaba pa siya sa lupa. Siya mismo gusto niyang sabihin sa atin, yung hiling ko sa inyo, nagawa ko na. Ako rin nagsakripisyo. Ako rin nagbago. Ako rin nag-iwan ng lahat-lahat alang-alang sa pagsunod sa Ama, alang-alang sa pag-ibig sa atin. Mga kapatid, kung nais nating sumunod kay Jesus sa Sareno, unahin natin siya at handa tayong ialay, bitawan, baguhin ang lahat-lahat sa buhay alang-alang sa Kanya. Huwag tayong mag-alinlangan at mag-atubili. Huwag tayong matakot sapagkat ang pagsunod kay Jesus Nazareno ang daan sa tunay na kalayaan, sa tunay na pagpapala, sa tunay na kaligtasan. Araw-araw, tinatawag niya tayo, sumunod ka sa akin. Makasagot nawa tayo ng buong buo sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo nang hindi pa bago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Ang ating tugon, sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pare, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Atin nawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikot sa mga pagsubok at sa halip, harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o sa espiritual na paghihirap,
Naway matutong lumakad sa mga yapak ni Jesus. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasan ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tahimik nating idulog sa Diyos ang iba pa nating kahilingan. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang aming krus at sumunod sa yapak ng iyong anak. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapin iyong basbasan na sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito'y maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. At pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang tumatawag sa ating sumunod sa Kanya. Ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng liminster ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o ng liminster, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw. Akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid ko rin kung sino sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga also's envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa, uso ka mabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mamisa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labas na ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin ngayong ipagdarasal ang mga mahal nating yumao, lalong-lalo na yung mga pangalan na ipinagkatiwala dito sa ating simbahan sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito.
Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawan ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ang iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong po sa pagpapagawa, pag-ayos at paglinis ng simbahan. Nananawagan po kami. Marami pa po tayong kailangang ayusin at gawin. Sana po marami pa rin ang tumulong. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na alagad ni Jesus Nazareno ay inuuna siya higit sa lahat. Handang magparaya at bitawan ang lahat alang-alang sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin.
Sige po.